Hello guys and good evening and welcome to the Bali Takpakan Usapang Politika. Okay, so we're here right now once again para pag-usapan natin yung mga nangyaring debate sa presidential SMNI Presidential Debate 2022. So kung di nyo natatanungin nung mga nakaraang last time na nag-usap tayo regarding this usapang politika, pinaliwanag ko sa inyo yung foreign policy na pinagdedebatehan nila dito sa SMNI Presidential Debate 2022. Alright? Okay, so pero bago ang lahat, bago natin i-analyze itong mga to, unahin natin na kilalanin natin yung mga presidential aspirant, no? Yung presidential aspirant na apat. So yung una si Sir Ernesto Ernie Abella. No, si Sir Ernesto Ernie Abella na mayroon siyang education, no? Kanyang tinapos is he is a graduate from the Ateneo de Davao University ng course na pre-medicine. Then he also has a 2 master's degree. No, yung first master's degree niya, higyan natin. Yung first master's degree ni Sir Ernie Abella ay nakuha niya from the Asian Institute of Management or the AIM, no, which is the master's degree in social development. Yung kanyang pangalawang master's degree, no, ay nakuha niya sa Silliman University. At ito ay patungkol sa divinity, no. So actually dalawa yung kanyang natapos na master's degree, yung master's degree in social development and master's degree in divinity, no, for the presidential aspirant Mr. Ernesto Ernie Abella. Okay, ngayon tingnan natin yung mga na-held niyang mga post, no, sa gobyerno. So si Sir Ernesto Ernie Abella ay naging kauna-unahan pong spokesperson ni Pangulong Duterte noong 2016 to 2017. Then naging undersecretary siya for Strategic Communications sa Department of Foreign Affairs noong 2017 to 2021. So meaning to say, sa usaping foreign policy, meron siyang kahit papaano alam, no? Because naging ano siya, the department, naging USEC siya, Undersecretary for Strategic Communications under ng Department of Foreign Affairs. So ayan si Sir Ernesto Ernie Abella. Okay? Next is, sige natin, ang susunod natin na aspirant. Check natin guys. Ay walang iba kundi si to. Okay, so si ano to, si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. siya yung ating next aspirant, no, dito sa debate. No, ang kanyang background sa education, siya ay nakakuha ng special diploma sa social studies sa Oxford University noong 1978. Meron din siyang master's degree, no, in business administration from Wharton School of Business in the University of Pennsylvania sa State of Philadelphia in the United States of America. Okay?
So yun po si former Senator Bongbong Marcos. Okay, check natin yung there. Ito po yung mga posts held by former Senator Bongbong Marcos Jr. Oh, wait. Okay. So, si Senator Bongbong ay naging Vice Governor ng Ilocos Norte. Ilocos Norte noong 1980 hanggang 1983. At tapos niyang maging Vice Governor, naging Governor siya ng Ilocos Norte noong 1983 to 1986, then 1998 to 2007. Then naging Second District Representative siya sa Ilocos Norte noong 1992 to 1995 at noong 2007 to 2010. So, Sir Ferdinand Bongbong Marcos Jr., naging Senator po siya noong 2010 to 2013, and then from 2013 to 2016. That is a former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr., right? So, ang next po natin ay si, okay, si Secretary Norberto Borja Gonzalez. Ang kanyang pong educational background ay nakapagtapos siya ng Bachelor of Science in Pre-Medicine sa Ateneo de Davao University noong 1968 at meron siyang Master in National Security Administration in the National Defense College noong 2006. Yan po si Secretary Norberto Borja Gonzalez. Okay? Yung kanya pong government posts held. No? Oh, okay. Wait. Yung mga government post po na ginampanan naman ni Secretary Norberto Gonzalez ay ang siya po ay naging Presidential Advisor for Special Concerns to Arroyo Administration noong 2001 to 2004 at naging National Security Advisor and Director General po siya ng National Security Council noong 2005 to 2010. Okay? Okay, next. Alright, so ang susunod po natin, no, na aspirant, no, ay yung tinatawag nilang si Caliodi. Si Caliodi, tingnan natin. Yung kanyang educational background. So si Caliodi de Guzman ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Customs Administration sa PMI College. Right? Pagkatapos ay mga posts held niya. Tingnan natin. Siya ay naging National Chairman for the Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Founding member siya ng nagkakaisang Labor Coalition. Founding member siya ng Partido Manggagawa or the Party List. At siya ay Regional Executive Council ng Kilusang Mayo Uno. Representative din siya ng International Council of the International Center for Labor Solidarity. All right. So, mula doon sa kanyang mga posts, no, si Caliodi de Guzman ay isang makakaliwa, no? Komunista. All right? Isang komunista. So, umpisa natin tong ating talakayan na to. Yung una po nating ano dito, yung usapin regarding the foreign policy, no? So,
ang una ditong magtatanong ay si Professor Clarita. Clarita Carlos, yun natin. Pero ihimay-himayin po natin siya. Yun natin. Tapos si Geneva Cruz nga ang kumanta ng pambansang awit natin. Pambansang awit ng Pilipinas. Yan. The Philippines Professor, Dr. Clarita Carlos. Hindi ko ba may harap to? We also have former Iloilo Vice. I-fast forward ko lang para makita natin. Umpisa na natin. Gentlemen, your opening statement. Opening statement tayo. What will be your key priority programs if elected president? And how will you realize these in the next 6 years? Ang unang magsasalita ay si Ka Leonie de Guzman. Sir, meron po kayong 2 minuto. Okay, so yung una, yung sinabi ni Attorney Jimeno na ang sasabihin ng bawat presidential aspirant, no? Yung what will be your key priority programs if elected as the president? And how will you realize this in the next years? So ano yung ipaprioritize mong programa pag ikaw ay naihalal na presidente ng ating bansa? At paano mo ito marirealize, no, sa loob ng 6 na taon. Yan natin. Gandang hapon. Yan, to. Guys, ang una dito si Caliodi. Caliodi de Guzman. Yan ba yan? De Guzman ba? Ang aking plano, kapag ako'y nananong presidente, uunahin ko ang pagpapaunlad ng kabuhayan ng ating mga maghasakan, ating mga isda, mga manggagawang bukid. Okay, so yun agad yung kay Caliodi. So, mga magsasaka, yung mga manggagawang bukid, mangingisda, no? Tingnan natin. Upang palakasin ang produksyon ng pagkain, lalo sa panahon ito na malakas ang pandemya, kinakailangan ng ating mga kababayan na magkaroon. So, nakafocus siya doon, no? So, ang priority nito ay yung production ng pagkain, ano? Production, no? O magkaroon ng pagkakataon na bumili ng kailang pagkain kakailanganin. Kailangan natin ito. Okay, siya na ito, si Calio de Guzman. Ang ekonomiya ay nakasalalay doon sa ating kanayunan. Pangalawa, paunlarin natin ang pagpapagawa ng sarili nating manufaktura. Kailangan natin ang sariling industriya. Manufacture. Walang bansang umuunlad ng walang sariling industriya. Hindi pwede na habang panahon, ang lahat ng ating pangailangan ay ating ini-import. Mag-i-export tayo ng mga murang produkto at mag-i-import ng napakamahal, laging deficit. At pagka para magkakasin lagi daw shortage. Deficit, kinakailangan deficit. Natin mahutang. At yan ang nangyayari sa mahabang panahon, kaya tayo baon na baon sa utang mula noon hanggang sa ngayon. Pangalawa, kinakailangan natin ayusin ang problema ng ating kalusugan. Tugunin ang pangailangan at kahilingan ng ating mga health workers. Mm-hmm. I-provide ang kailang mga pangailangan ng proteksyon sa kailang pagkatrabaho, dagdag na sahod, dagdag na benepisyo, at dagdag na personal na kailang makakatuwang sa pagharap sa pandemya. Dahil delikado, kapag itong mga ito ay natukso na Actually, ginagawa na yan ni President Duterte, Caliodi de Guzman. Kasi yung iba sa atin talaga, sarado yung isip sa ginagawa na ni Tatay Digong yan eh. Hindi naman na kaila, no? Saka yung una niyang binanggit, ito si Caliodi de Guzman. Actually, ang unahin mo talaga, hindi ano eh, Caliodi, no? I will correct you. Ang sa ekonomiya ng bawat bansa, no? Ang pundasyon ng ekonomiya ng bawat bansa ay walang iba kundi agrikultura. Kaya dapat kayong apat na presidential aspirant, dapat kayo nakafocus paano niyo mapapalakas ang agrikultura ng Pilipinas, no? Yan ang pinaka
mahalaga. Kuha o tumanggap ng alok sa ibang bansa at iiwanan tayo, baka magkaroon ng problema dahil nasa kamay nila ang kaligtasan ng ating mamamayan. Pangalawa, para din sa kalusugan, kinakailangan. Thank you, Kalyodin. Next. Secretary Norberto Gonzalez, you have 2 minutes. Well, baka hindi ko kaya ipapresent sa loob ng 6 taon yung gusto kong mangyari sa bayan natin. Gusto ko maging first word tayo. Okay. Ang bagay oo nga pala. Oo nga, gusto ni na ano ko te, na ni Secretary Norberto Gonzalez na maging first world. Alright? First world daw ang ating bansa. Hindi parang tinatawa sa wedding. Kaya yan ang pinaplano, pinaghahandaan. Sa loob ng 6 taon, iahanda natin ang sampayan ng Pilipino para ang ating direksyon ay patungo sa pagiging first world. Ang uunahin ko ay yung ating istruktura sa politika. Ayun. Ang mga politiko pa natin ang humaharang para ang ating bayan ay umunlan, umusat, at maging first world. Political structure. Kaya structural no? Changes sa political system. Structural changes ang... Baka magkaroon tayo ng charter change. Alright. Baka maging parliamentary system tayo. Maganda parliamentary sana, system. Kung hindi man maging federal, baka maging autonomous ang lahat ng region ng ating bayan. Mm-hmm. Diyan ako magsisimula. Yung ibang problema, kung maganda ang liderato ng bansa, marami tayong magagawa. Okay. Thank you, so, Secretary Gonzalez. Actually, si Secretary Norberto Gonzalez, doon niya ibinase sa pagbabago ng sistema ng politika, ng political structure, no, dito sa ating bansa, no, yung kasi actually ang ating pamahalaan sa ngayon, ang sistema niyan ay presidential, no, presidential tayo, I think it's a unitary presidential system, pero if ever maging federal yan, maging federal yung pinaka-structure niyan, yung struktura, no, o kaya naman ay maging autonomous, no, siguro ay mabibigyan ng pagkakataon talaga para umunlad yung mga lalawigan na yan, ano, dito sa ating bansa. So yun ang ano ni Secretary Norberto Gonzalez, the structure, no, gusto nga niya maging ano rin, parliamentary, no, parliamentary yung ano, kamukha sa Great Britain, meron silang House of Commons and the House of Lords. All right. Si former Senator Bongbong Marcos tayo. Maraming salamat at maraming salamat sa lahat na nabigyan kami ng pagkakataon upang pag-usapan ang ating mga problema sa na hinaharap. Sa tagal ng aking pagsiservisyo, ngayon lang po ako nakakita ng ganitong krisis na hinaharap ng ating bansa ngayon. At pagka tinatanong ko sa taong bayan kung ano ang kanilang kauna-unahang pangangailangan, ang laging sagot sa akin ay trabaho, trabaho, trabaho. Trabaho talaga, Senator. Kaya dapat natin magdadag ng trabaho para mabigyan employment, mas magandang buhay ang mga naghihingan ngayon dahil sa pandemya, dahil sa krisis na dala rin ng pandemya. Sa aking palagay, ang mga sektor na ito ay unang-una yung MSMEs, yung Micro, yeah, Small, SME. Medium Scale Enterprises. Okay. Dahil 95.5% ng ating negosyo ay nasa kategoryan niyan, 62% ng employment ng mga employer ay nasa kategoryan niyan. Kaya at bukod pa rin, sa pag-aaral ko, nakita ko na sa bawat gastos ng gobyerno, malakas ang balik ng pag-create ng trabaho, dadami ang trabaho. Pangalawa, agrikultura. Kailangan natin employment ng agrikultura natin, pagandahin uli agriculture natin ang agricultural sector natin. Mm-hmm. Dahil napabayaan ito ng matagal at nakita nung pagdating ng pandemya, kung paano tayo naghirap dahil umaasa na lang tayo sa importasyon. Bukod pa ron ay maraming trabaho ulit ang may bibigay kapag tayo ay nag-invest sa agrikultura. Pangatlo, okay, isa sa pinakamabilis sa aking nakikita na industriya ng makapagbigay ng trabaho ay industriya ng turismo. Tourism. Ang industriya ng turismo ay madali kasi. Employment, agriculture, tourism.
So, at sa ilalim nito ay ating infrastruktura, patutasama na dyan ang infrastructure. Digital. Senator Marcos, the time is up. Ang ating, yeah. Okay, so yun yung for former Senator Bongbong Marcos. So, yung kanyang mga priority ay yung unang-una, yung employment, dapat magkaroon ng increased employment sa bansang Pilipinas, no? Mabigyan pa ng karampatang mga trabaho ang ating mga kababayan, no? At pangalawa, yung agriculture, no? Agrikultura, yung sinasabi ni former Senator Bongbong. Then yung tourism, no? Then yung infrastructures. Ano yan, yung pinaka-capital formation na binabanggit ko noong nakaraan, yung infrastructures. Pero dito, ang binanggit niya rito, yung digital infrastructures, yung kamukha nung dapat tayong isa sa pinakamabagal ng internet sa buong mundo. Kaya dapat ma-structure din yung, ma-systematize at mabigyan ng magandang structure yung ating internet system dito sa ating bansa. Okay, maganda yun kay Senator Bongbong Marcos, no? Naganda na ako sa una-una yung employment, dapat dumami yung trabaho, correct yun. Pangalawa, agriculture, binanggit ko na nga kanina na dapat papalakas yung agrikultura dahil sa agrikultura nakabase ang buhay ng bawat ekonomiya, no? At pangatlo, yung turismo. At yung pang-apat, yung infrastructure, yung capital formation. But former Senator Bongbong Marcos specifies on the digital infrastructures. Alright? Dapat talaga damihan yung mga cell site para lumakas yung internet, no? Okay. Tingnan natin. Internet service. Thank you, Senator Marcos. Next is Ernie Abelio. 2 minutes. Magandang gabi po sa lahat. Sa akin po, pagkikipagsalamuha sa kapkatauhan for the past several months. Eh, nakita ko na parang may nakaupo po tayo sa isang social volcano. Ang laki po ng agwat. Social mahirap, volcano. Alawa, parang nawala po ang tiwala ng tao sa gobyerno. At pangatlo, mukhang wala pong pagmamahal. Para maharap po ito, nakita ko po meron po tatlong bagay na pwede natin gawin. Una-una, gawin patas ang... Teka, walang mali yata to si Secretary, si Sir Abelia. Ba't ganun? Parang mali siya. Hindi tama yung sinabi niya, no? Hindi. Bayan, pangalawa, magkaroon tayo ng gobyerno na darama. Pangatlo, ay magkaroon po tayo ng isang matatag na bayan. Paano po gagawin yung gobyerno na darama? Una-una po, katulad po na nasabi na yung makasamahan natin ay lagi nababagit ng agrikultura. Pero ang plano po natin ay gawin po natin isang mega industry ang agrikultura. Hindi na po siya basta paigtingin, kundi gawin po talaga natin siyang isang... Oo nga. Dito naman kay Ernie Abelia, gusto niya naman yung agriculture ay gawing isang mega industry. Mega industry, palalakasin niya. So may idea itong si Sarah Abelia, si Secretary Abelia regarding the foundation of every economy, which is the agriculture. So sa kanya naman, ang kanyang ipaprioritize, yung agriculture gagawin niyang mega industry. Mega industry. Pero actually, kung pagkukumparain niyang apat na yan, dun sa kanilang opening, no? Opening statement regarding the prioritization ng mga program, maganda yung kay former Senator Bongbong Marcos. Maganda yung kanyang ano. Super, isang mega industry. Para in one blow, masagot po natin ang mga pangailangan from research and development. Mega industry for agriculture kay Secretary Abelia. All the way to post-harvest facilities, tuloy-tuloy po siya. And then the actually, guys,
yung talagang problema ng ating bansa. Dapat talaga, noon pa man, malakas na yung agrikultura. Kasi yung agrikultura, yan ang, kanina ko pa sinasabi, yan, na yun ang foundation ng bawat ekonomiya dito sa ating mundo. No? Bawat ekonomiya sa bawat bansa. No? Agrikultura dapat. Ang actually ang United States of America ay naging developed unang-una siyempre naging developed siya dahil una niyang pinaunlad yung agrikultura. Pangalawa din yung China. Kaya naging maganda ang China because of the agriculture, gumanda ang ekonomiya niya. Kasi pinatibay ang agrikultura. Yung Russia, yung kanilang agriculture pinalakas. Europe, no, yung agriculture sa Europe napakaganda, no, may sistema. Pinalakas. Kaya nag-ibayo ang kanilang ekonomiya dahil sa ganitong paraan. Ang ating bansa, sana ang darating na presidente ay bigyan ng pansin ang agrikultura. No? Agrikultura, lalo-lalo na yung mga magsasaka. Okay, bigyan natin. Paisuli ang tiwala ng tao sa gobyerno. Ay kung po pwede po, paintingin natin, let's activate once more civil society. Ibalansin po natin ang power between government and big business and then make sure that it is balanced, it is rebalanced. The power is rebalanced by the effect. Kaya nga, Secretary, kaya nga binalanse ni President Duterte. Dahil nga kaya pinwersa niya yung mga oligarko, the oligarchs. Kung mapansin mo, pinwersa niya yun. No, yung mga oligarko na yan. Para magkaroon ng balanse. Dahil nung una, wala talagang balanse. Mas malakas ang mga oligarko kaysa sa gobyerno. Dahil yung mga oligarko mismo, sila ang kumokontrol sa pamahalaan. Hindi ka mukha ngayon, dapat ang kumokontrol yan ay ang pamahalaan. Ang kumokontrol sa mga kapitalista, sa mga oligarko. Okay? Effective use of civil society, effective release of civil society. Pangatlo po is para po maibalik ang pagmamahal ng mga tao, lalo kabataan sa bayan, ay ating plano po ay maitingin din po ang isang confident national identity na kung saan po magkaroon tayo ng isang national volunteer corps between ages 18 and 35. Maraming salamat. Conscription yan, no? Secretary Ernie Abella. Hindi, pero tama yung kay Secretary Abella, yung conscription na dapat ay lingkod yung mga kabataan sa military 1 or 2 years, no? Kamukha sa ibang bansa. Conscription ang tawag yan. Well said for our opening statements. Napakinggan na po natin ang kanilang mga opening statements. Attorney Karen Jimeno. Natin ang kanilang mga solusyon sa iba't ibang problema ng bansa sa pagbabalik ng SMNI presidential debate. Okay, wag na natin antayin yan. Dumiretso na tayo dito. Yan. Ano si, pakilala niya. Professor Carlos, your question please. Hi, good evening everyone. Thank you so much for the 4 presidential candidates. Wait, Carlos, who have both the political commitment and the political courage to be part of this conversation. Let's listen at the rubrics. My area of research and expertise is on foreign policy and defense and security, so my first question will be within the rubric of these issue areas. All right. If the Quad were to become a collective security alliance, Quad, you as our country's chief architect of our foreign policy, are you going to make the Philippines as a member of the Quad? Why and why not? So if we're talking about Quad, guys, yung sinasabi ni Professor Carlos, Quad pertains to the quadrilateral agreement, no? Or it pertains to a collective security, no? So Quad, it pertains to 4 countries, no? Para mapagtibay at mapaigting yung pagbabantay para sa ekonomiya ng bawat bansa. Alright?
So it's a collective security. So it's under foreign policy, no? If the Philippines will enter the Quad or not. So it depends because we need foreign diplomacy, and this is will entail a quadrilateral agreement, no? So it's a quadrilateral agreement, no? Okay, let's listen up to the candidates. At binanggit ko na yan, ano, yung foreign policy, ito ay patungkol sa relasyon ng mga bansa, no? Relasyon sa isa't isa, no? Kung ano ba yung magiging polisiya para gumanda yung relationship, no, natin sa ibang bansa. Yan ang ibig sabihin niyan. Kaso nga rito, ang inanon ni Professor Carlos, yung Quad, no? Yung Quad. So, ano ba? Sasali ba tayo o hindi tayo sasali? Tingnan natin. Professor Carlos's question would be addressed to Secretary Norberto Gonzalez first. Okay. Well, I think si Secretary will always be part of arrangements. Norberto Gonzalez, hindi siya ano eh. And, hindi okay, yes, yung sagot niya. It's important. So for him, it's important, no? Yung Quad, parang di niya alam. Dapat niya, lagi kasi di niya naiintindihan tayo kung may pangyayarap tayo ng problema sa mundo. Di niya naiintindihan. Kung may mga arrangements sa kanya, dapat pinapasok natin. Okay, next. Secretary Gonzalez, if you have nothing to add, the other candidates may react to this answer. I think Secretary Ernie Abella. Yeah. The Philippines needs to remain and needs to retain an independent foreign policy, and in which case it needs to be able to dance between the two great powers. As we can maintain relationships with them, but not to join. Because we need to be able to maintain that specific independent stand. So, for Secretary Abella, ang gusto niya, to dance with the two superpowers, but not to join them. Right? So, to play safe, no? We can relate with either one, the other one, but at the same time, we need to retain our independence. And be able to sustain our own sovereignty. Thank you. Yeah, but Mr. Abella, remember, you're still linked to the United States of America because of the Mutual Defense Treaty. So the Quad is composed of, well, so-called democracies. And so are you more leaning towards being part of the Quad or some other collective security arrangement? It's not a question of leaning more, but the question of being able to maintain both. By maintaining a balance. Yeah, I have a problem with the concept of independent because it's like you're sitting on the fence. Is that what you mean? No, I mean to say that we need to be able to make our own stands and be able to make our own decisions without undue influence from anybody. I don't know that being friends with everybody is a foreign policy. We're not being friends with anybody. We can have trade with the greater power, which is our neighbor. On the other hand, we can meet the enemy. MDTs with the people in Quad. Yeah, well, the reason why, and this is for all the candidates, I ask this question is that right now I'm sure the big powers are trying to carve their own spheres of influence. And because we've always been within the sphere of influence of the United States of America, the Quad is simply an extension of this proposed collective security arrangement. On the other hand, they will not always. We can always be sure that they will always stand for us. Well, of course, nobody can answer that question, even if we ask Biden today. You know. Thank you. So, if Professor Clarita Carlos is talking about the sphere of influence, pag sinabi natin sphere of influence, it's an abstract concept, no? It's a concept regarding the manipulation, right? In terms of influence. So it doesn't mean that itong sphere of influence, the sphere of influence emanated, the idea of that emanated during the time of the Cold War era. No, but that sphere of influence can be used, that concept,
for whatever, whoever, hegemonic entity who wanted to dominate the a certain geographical territory. Right. Let's continue. Senator Marcos? I think any of these agreements we should, of course, encourage. Senator Marcos. It is very clear to us what is the advantage to the Philippines. What the professor just mentioned was she spoke about the great powers trying to carve out spheres of influence. I reject that model that I believe no longer applies in the. So, meaning to say, Senator Bongbong Marcos rejected the idea of the sphere of influence kasi nga daw obsolete na ito dahil ito ay panahon pa noong Cold War era pa during when the Union of Soviet Socialist Republic ay nag-exist pa, right? So USSR. Okay. Politics of the modern world, the old Cold War thinking. We have to ply our own way. And so it really would depend on what is inside, or what those agreements say that the Philippines is what will be doing and what those other partners of ours will be doing for the Philippines. And once again, because we shouldn't think of the old Cold War system, we should always think in terms of the fine line that the Philippines has to tread in all our foreign policy decisions. Mm-hmm. But if Mr. Marcos, if you reject the concept of spheres of influence, does that mean you're going to scuttle the mutual defense treaty when you become president of the republic? When we talk about scuttle it. Pag sinabi ko scuttle kasi bubutasin mo yung isang barko, bubutasin mo siya, mabubutas siya. Papasok yung tubig, so lulubog yun, mag-scuttle yun, no? So kay inano ni Professor Clarita Carlos na mukhang si Senator Bongbong Marcos ay bubutas doon sa pinatawag nating agreement, no? Para mangyari niyan ay magkaroon ng problema, no? So I think it's not what former Senator Bongbong Marcos is trying to explain, right? No, let's listen. By no means. The relationship with the United States, our special relationship with the United States, is not something that we can treat be cavalier about. It is a very important one, and it has stood us in good stead for over 100 years. And that, I think, will never disappear from the Philippine psyche, the idea and the memory of what the United States did for us and fought with us in the last war. And so there's no scuttling. Yes, specific part of our foreign policy. But then as we approach, we know that we are a hot spot right now. The West Philippine Sea is a hot spot in geopolitics right now. And that is why we still have to find our own line in terms of all of these arrangements, except the one simple principle is that we will not cede one square inch of the Philippines to any country. Mm-hmm. Okay. Karen, do I have time for one more follow-up with Mr. Marcos? Yes, Professor Barnes. Yeah. Okay. If that is the stance that you have taken, Mr. Marcos, suppose you have a situation where China is trying to, you know, take us in, embrace us within its sphere of influence. How would you react as our chief architect of our foreign chief policy? Chief architect of foreign policy. In terms of specifically to China, the correct approach still seems to be one of engagement.
Okay, so the superpowers are trying to do. Former Senator Bongbong Marcos will engage, you know, and we cannot allow ourselves to defend the country, to defend the countrymen. Be part of the foreign policy of any other country, and we have to have our own foreign policy. So again, whatever the superpowers do, we as a highly strategic. Geographic are highly having a highly strategic geographical location in the world. Really have to walk that very, very fine line between these great powers who, and I always say, these are great powers, we are in between. If they sneeze at the same time, we disappear from the map. And okay. That is something that we always have to keep in mind. Thank you. Tatawa ko rito kay Kaliodi. So, para sa akin talaga rin ay maiwasan yung lahat yung pagkaisa dito sa mga malaking... So, ito si Kalyo, di gusto niya rin iwasan yung pagkaisa sa mga bansang malalaki kamukha ng Estados Unidos at ng China. Hindi ko alam kung ano ang mindset ni Kalyo di regarding this. Ayaw niyang makipagkaisa. Ganyan natin. Bansa sa daigdig na ang relasyon ay gagawin tayong parang pawn lang sa mga kanilang mga labanan. Ang aking naiisip talaga ay maging unaligned ang ating bansa. So, medyo mahirap yun, guys, yung sinasabi nito. Na yung bansa natin daw, in-unaligned mo sa mga bansa na kaibigan natin, inan-align mo. So, mahirap tong maging presidente to si Leody de Guzman. Delikadong maging presidente to kasi ang gagawin niya sa ating bansa, i-isolate niya, inan-align niya, aalis siya sa mga samahan. So, very terrible idea. Sa mga malaking kapitalistang bansa sa daigdig, sa mga malalaking kapitalistang bansa sa daigdig. So, hindi ba naintindihan nito si Kalyo din na ang ekonomiya ng bansang Pilipinas ay konektado sa ekonomiya ng Estados Unidos? No? Let us listen. Tapusin yung ating military agreement sa US, yung komunista kasi ito eh. Yung BFA, yung EDCA, at pati yung relasyon natin sa China na dihadong-dihado tayo. Bakit pagkasundo? Pati yung relationship with China, gusto na rin mawala. Gusto niya na mag-isa. Remember, no man is an island. No? Paano? Ako, nalalabuan ako sa idea nitong taong to, napakalabo nito. No? Gusto niya mag-isa. No? So, paano yung mangyayari doon? Lamang tayo doon sa mga bansa na gagalang sa ating mga karapatan. Gusto niya lang doon sa mga bansa na gagalang sa... gusto lang niya makipagkaibigan doon sa mga bansang gagalang lang sa karapatan ng ating, ng bansang Pilipinas. Hindi niya ba alam na dapat tayo gumalang din sa ibang bansa? So, maling-mali. I will not vote for this, individual. Ang pangalan nito, Leody de Guzman. I will not vote. His thinking is non-aligned. Yung thinking niya is non-aligned. Yung thinking niya is paranormal, no? Hindi maganda. Yung sarili niya sa ating territorial integrity, sa ating mapanuntunan. Any follow-up questions, Professor Carlos? Yeah. Yeah, Mr. De Guzman, kung gusto ninyong non-align po tayo, ay saan po tayo tutukod? Alam niyo naman ng ating military yung pinakamahina sa buong ASEAN region. Correct. So, ito ba ay aspiration mo lang bilang chief executive? That's correct. Or is non-alignment, this is still something that will wash? It's a very dangerous politics now. When we talk about non-alignment. Doon sa mga bansa na magagamit lamang tayo sa ilang mga
Kaya nga, sa kanilang mga interest. O paano mo masasabi na ikaw ay gagamitin sa sariling interest ng bansa na yun? Sige nga, paano mo masasabi? Magsasalita ka na iniiwas mo yung bansa para magamit sa sariling interest ng ibang bansa. Paano mo malalaman? No? Tignan natin ito. Sa kasulukuyan ng sitwasyon ngayon na yung China halos ay, at Amerika ay may trade war at nagigirian sila, huwag na tayo makisangkot sa kailang girian. Makapag-alay ta. Hindi tayo pwedeng hindi makisangkot dahil we are in relation with these two countries. We are in relationship, Mr. Leody de Guzman. Understand the situation, no? Understand the condition of our economy, Mr. de Guzman. Ayo sa mga bansa na nagsusulong ng pagkakaisa, kapayapaan at economic ang mas focus ng pagkakaisa at pagtutulungan. At hindi yung makapanik sa Amerika o sa China, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea na siya ang pinaka- mainit na usapin sa ngayon. Hindi nga natin pwedeng, guys, baliwalain yung West Philippine Sea. Na ito, gusto ng mangyari ni Leody de Guzman, baliwalain yung West Philippine Sea. Hindi mo pwedeng baliwalain yun dahil nandun tayo, kasangkot tayo doon, nandun tayo. Hotspot nga itong lugar natin. Eh. No? So dapat, we must have a foreign diplomacy with China and the United States of America. Alright? Magagamit lamang tayong phone ng sino man sa kanila. Phone na naman. Kaya dapat... Phone ng punto eh. No? Phone ng punto. Dito ako natatawa rito. Phone ng phone. Oh my God. Paampon ka na lang. Makipagkaisa tayo sa mga bansa dito sa Southeast Asian Sea. Southeast Asia. At Southeast Asian Sea. Tulungan para sa kauunlad ng mamayan. Tunyo na yan. Tunyo na yan. Magulo yan. Is there any rebuttal from our candidates? I can see Professor Carlos wanting to be part of the debate. I'm sorry. I'm not dominating the questions, Carrie. No, it's okay. Strike me down if I need to shut up. No. Yes, we've budgeted the time. If there are no reactions from the candidates to each other's answers, we are allotting the additional time to follow-up questions from our candidates. Can I just do one follow-up with Mr. de Guzman? Of course. Okay. Well, I'm interested in the concept of non-alignment because, you know, I don't know it's that... very dangerous. It's like once upon a time we talked about that. So, sino kung mga bansa kaya ang ating, anong pangalan nila, ang ating sasamahan? Dahil sinabi ninyo ay sasama tayo sa mga non-aligned countries. Yari ka. Most countries have cast their lots with other United States of America, with Russia, or with PROC. So, saan tayo? Dahil lang ba tayo makaupo sa bakod? Correct. Gusto natin ay isang independent, hindi dependent, kundi isang independent foreign policy at makikipagkasundo tayo. Hindi naman tayo magpuputol, kundi makikipagkasundo tayo sa mga bansa na re-respeto doon sa ating sovereignty at territorial integrity. Mas ganun. At ang mas makakakapit natin sa mga sa kasalukuyan, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea, ay itong mga Asian country. At yan ang ating makakakampi sa kasalukuyan. At hindi, ayaw ko talaga na pumanik sino man sa kanila, sa Russia, sa China, na nagsusulong lang naman ng kailang personal na interest at hindi sa interest ng kapayapaan at kaunlaran ng buong daigdig. Salamat po. Thank you. Eh, kaso nga lang, hindi mo, Mr. Calio de Guzman, hindi mo maiiwasan yun dahil mga malalaking bansa at makapangyarihan yan. Ang Federal Russia, People's Republic of China, the United States of America, you cannot avoid. Kasi nandyan sila. No? Hindi mo sila ma-avoid. Kaya nga, inano ko doon sa nakaraang kong pagtalakay dito. Yung foreign policy, nandyan because we need to coexist. Hindi mo hindi ka pwedeng mag-exist alone. You must coexist with the other countries in a good relationship. No? Gentlemen, very dangerous to si Calio de Guzman. Napakadelikadong maging presidente nito. If there are no rebuttals for this issue, we can proceed with the next panelist's question.
So no more rebuttals? Okay. Our next question will be coming from Attorney Rolex Suplico. Rolex Suplico. Your question. Maraming salamat, Karen. Ngayong gapis tanan. Issue po ng kahit kaninong administrasyon, ang corruption. Mm-hmm. Na pinatansyang may epekto sa mahigit kumulang 20% ng budget ng pamalaan kada taon. Ngayon makakaroon ng bagong pangulo, kailangan muling iakyat sa talakayan ang pagnanais na matigil ang pangungurato. Sapagkat ang isang malinis na gobyerno ay nagsisimula sa isang tapat at marangal na pangulo. Kung kayo po ay magiging pangulo, una, usap mo bang ilabas o hindi sa publiko ang iyong salin o statement of assets, liabilities and net worth? At pangalawa, usap ka bang magsasagawa ng salin na tayo guys, salin. Ng RA 1405 na nagbabawal sa pagpaalam sa hindi, ito, isasama po na lang si yung mga bank accounts. Si ang naiba lang dito si Senator Bongbong. Ang naiba lang dito is si Secretary Norberto Gonzales. Kasi para sa akin hindi problema 'yon. Iyano ko na nga 'to. Kasi okay naman 'to sila. Ayan. Ayan. Maganda siguro ganun para pantay. Yeah, kay former Senator Bongbong Marcos, okay, ipapakita niya yung kanilang salin. Kay Secretary Abella, ipapakita rin nila. Kay Leo Didi Guzman, ipapakita. Pero ito si Secretary Norberto Gonzales. Gusto niya pati lahat ng pamilya ay ibibigay ang salin para magkaroon ng... Kasi it's for the transparency na sinasabi natin. So meaning to say, lahat sila, silang apat na presidential aspirant, they want to show their salin, itong apat na presidential aspirant na to. Okay? Next is, tignan natin. Ipo-forward ko na para... Perma ng waivers sa provisions ng RA 1405? Of course... Ito. Tignan natin ito. Secretary Norberto Gonzales, tignan natin. Great. Another straight to the point answer. And of course, Secretary Norberto Gonzales. Tignan natin. Okay lang na ilabas siya. Pero, ilalabas ang salin niya. Siguro medyo po, tagdagan pa natin ang korte. Dinagdagan. Kasi meron ako na malalaman sa ibang bansa, hindi lang salin ng mga public officials ang ipinapubliko. Public na ipinapublish ang lahat ng income tax returns ng buong sambayanan. Okay. Maganda siguro ganoon para pantay. So Karen, follow-up question? Of course. Papayag ka bang i-require ang inyong immediate family, asawa at mga anak na ilabas na magperma ng waivers sa provisions ng lahat? 1405? Of course. Buong Pilipinas nga gusto kong gagawa niya. Grabe. Dapat open tayo. O ano hinahawakan so natin. That's a transparency. At mas mabilis ang pagkolekta ng taxes. So that's transparency. I think we have reactions. Magkakaproblema siya din. Senator Marcos. Sa aking palagay, kung sino ang nasa batas na sinasabi kailangan sumulat ng salin, ay kung nasa sa kanya, kung sila ay maglalabas. Ngayon, ang pamilya ko naman ay siguro hindi dahil pamilya ko kailangan magsulat ng salin at kailangan ilabas. Kaya siguro yung aking sinasabi ay lahat na kung may pamilya man ako na nakaupo na sumusulat ng salin, ay sa palagay ko handa rin sila na ilabas lahat yan. Mm-hmm. I also saw Secretary Abella asking earlier. Sir, yes. Basically, kung sino yung kung kailangan like ganun din yun. So, let's forward this. Carita Carlos and Attorney Rolex Suplico. And we've heard from our candidates, SMNI Presidential Debate 2022 will be... Nabulo na si Karen. All right. Okay, guys. So, ayun. Kamukha nun yung... Nangyari kanina, malolobat na yung aking GoPro. So,
Maganda yung kay Senator Bongbong Marcos, no, na kanyang pa-prioritize. Mas okay yung kay Senator Bongbong Marcos. Pero nagkaroon lang ako ng pag-aalala dito kay Calio Didi Guzman kasi very ano siya, extreme extremist ang dating niya talagang, no? Para siyang terorista, no? Parang kasi actually ito sa pagpapatuloy nito mamaya-maya lang. Sinabi ni Secretary Norberto Gonzales na pwede na raw mag-open up yung mga communists. Pero remember, under the United Nations, the Communist Party of the Philippines, National Democratic Front, are considered to be as a terrorist. No? They are terrorist. Kaya nga, sila ay nagtatago eh. No? Nagtatago. Hindi nila sinasabi na sila ay communist. No? CPP. Kasi nga, they are considered as terrorist. No? Kaya, actually, yung mga ganitong mga extremist dapat wala tong puwang sa ating lipunan. Mamaya-maya lang, maririnig din nyo yung mga salita ni, sino ba to? Si Leody, na puro panunupil. Obsolete na, tama si former Senator Bongbong Marcos. Ideology is also already obsolete. So yung communism na yan, obsolete na yan. Kaya dapat yan, itapo na yan. Alright? Iwaksin na yan. Okay? Okay, so itutuloy natin to, no? Kasi, I will be back para ano ko lang yung, i-set up ko lang yung, ano ko, yung battery. Ayusin ko lang. So, join me ulit mamaya-mayang konti. Okay? Please subscribe to my channel, then watch, like, and comment. Right? See you later.